Pakimain na lang po. Pakimain na po. Wala pong balikan. No, ano po ito? No, no return, no exchange. Binenta. See you sa kailangang pinakamaraming ex. Ayan na ngayon. Ilaglaga na to. Sino daw ang pinakamaraming ex dito sa mga to? Ako mga boys talaga to. O, sino? Wow, ha? Oh, as of today, unang trivia. Para namang hindi alam, no, mga subscribers. Trivia pa talaga. 256,000 na po ang kanilang mga subscribers. Wow! Dami. Na-trivia lang yun kay Otep. Kasi hindi niya alam 256,000 na. Wow, dami. Number one. Tungkol sa totoong birthday ni Lolo Tatang. Ano bang birthday ni Lolo Tatang? Anong petsa natin sin-celebrate ang birthday ni Lolo ngayon? April 1st? April 1st. Oh, April 1. April Fool's Day. April Fool's Day. Alam ni Otep yan. Birthday ni Lolo Tatang. Pero, sa totoong buhay, hindi April 1 ang birthday ni Lolo Tatang. Hindi. This is a fact. This is a trivia. Why? Fact? Dahil, bakit? Si Lolo Tatang, si Tatang, ay pinanganak. Sabi, according to our Lolo and Lola, si Tatang ay pinanganak daw kapistahan ng ni San Agustin. Kaya daw Agustin yung pinangalan sa kanya. Kapistahan daw ni San Agustin. At sabi ng lolo namin, ipinarehistro niya si Tatang 8 buwan na siya noon. So, ibig sabihin, August talaga ang birthday niya. At ang kapistahan ni San Agustin, noong kasing araw, minsan malilimutin yung mga parents noon. Tapos kung anong petsa na lang yung pinarehistro, yun na rin yung nilalagay na birthday ng bata. Ang kapistahan ni San Agustin ay August 28. Yan, birthday ni Lolo Tatang ay August 28 talaga. Bumata siya ng 8 buwan. Ah, wow. Galing! Wow! Ito pa, number 2, tungkol ulit kay Lolo Tatang, ilang taon ikinasal si Lolo Tatang? Sa totoong buhay, 27 years old siya nung pinanganak. Ay, nung 26 yung ikinasal siya. Si nanay naman ay 17 years old nung ikinasal silang dalawa. 17 si nanay, 26 si tatang. 9 years ang gap nila. Pero, sa totoong ano nila, ito ang twist. Kasal sila noon, 1975. Nako, yung pala, hindi pala registered ang kanilang kasal. Dahil siguro, minor pa si nanay noon, hindi ni-register yung kanilang kasal. So, ibig sabihin, ang totoong kasal talaga nila ay 2016, 9 years old na si tatang nun. Basta, nalaman na lang nung mag-a-apply sila ng passport papuntang Hong Kong kasi isama sila ni Mr. and Mrs. Harabas. Ang tagal nilang single na dalawa. Hindi namin nalaman na hindi pala sila registered sa NSO PSA na ngayon. Noon lang pala sa munisipyo, sulat-sulat lang ang mayor. Pero at least, sobrang happy sila. Wow. Yeah. Si tatang ay tubong Bulacan, ikatlo sa magkakapatid. Oh. Sa mga etong mga ito, karamihan ng trivia ko dito, trivia namin dito. Meron akong 22 na trivia. Na yung iba naman ay nasabi na nila, pero may mga nagtatanong pa rin kasi sa comment section. Yung mga nasa comment section ay binabasa rin namin 'yan. Syempre, minsan sumasagot-sagot din ako doon, umepal-epal. Sumasagot-sagot sa mga questions ng mga subscribers. Syempre, tinutulungan ko silang sumagot. Pero dito yung iba, sasagutin ko na. Ilan daw kaming magkakapatid? Siyam kaming magkakapatid. Anak ni Tatang at saka ni Nanay. Siyam? Si Dalaman ang panganay. Pero sa amin, hindi
kung sino ang unang pinanganak, yun yung tinatawag na ate, mga ganun, ganyan, ganyan. Kasi, siya ang feeling bebe. Ate ang tawag niya talaga sa akin, Dichi ang tawag niya doon sa kasunod ko. Wow! Ako yung sunod sa kanya, then si Harabas ay panglima. Si Harabe, pampito. Si Cameraman, pangwalo. Hindi siya bunso, pero itong isang trivia. Si Cameraman ay feeling bunso. Si Jan po. Bakit? Alam nyo ba na tumatabi pa siya sa pagitan ni nanay at sa kanil tatay, natutulog pa siya na nakasiksik yung mukha niya dito sa kilikili ni nanay at his age. Ganun siya kalambing at ganun siya napakamakan nanay. Napakabait nanak. Napakabait na bata. Lalo na pag medyo, ano, medyo nakainom. Sobrang lambing niya kay nanay at kita. Binubuhat niya pa si tata. Excuse me po. Excuse. O, diba? Pero hindi talaga siya yung bunso. Kasi yung bunso namin, nandito kasama namin. Kasama ni Ote, si Tito Boji. Okay. Si Naldo, Naldong Putek, ay panganay rin sa pitong magkakapatid. Okay, may nagtatanong din yan. Si Albert naman, o si Mr. Bugs, ay pangatlo sa limang magkakapatid. Oh. Si Pungloy naman ay bunso sa apat. O diba, may bunso tayo, may mga panganay. Wow. O ito pa. Alam nyo ba na si Albert at saka si Harabe ay parang magkapatid sa magkaibang sinapupunan. Tumubo sa magkaibang sinapupunan. Alam niyo kung bakit? Sobrang sanggang dikit yan sila. Sabay silang nag-aral ng vocational. Kasi may nagtanong din doon, bakit si Albert ay nasa local na barko, tapos si Harabe ay naka international. Ganito kasi yung kwento na yon. Magkasama rin sila yan. Magkasama silang nagtapos. Magkasama silang lumuwas dito sa akin. Tapos, nag-apply sila. Nakasakay sila sa barko sa Togo. Magkasama rin sila sa Togo. Tapos, nung naisipan nilang mag-international, nagkataon na nagbakasyon muna sa Mindoro si Albert. Tapos, biglang nag-call yung magsaysay na magsasubmit na sila ng mga requirements. Ayun! Hindi nakahabol si Albert, kaya siya ay naiwan ni Harabe. Si Harabe ay nakasampa sa international at sa cruise ship at si Albert ay nagpaiwan muna. Kaso nga, nag-apply ulit yun. Nagkaroon na tayo ng pandemya na sana'y mawala na. Kaya sobrang close talaga yung dalawang yan. Palaging magkasama yan. Alam nyo rin ba na magkaklase sila Cameraman at si Naldong Putik, magkasangga rin sila sa kakulitan at kalokohan. Minsan lang silang nahabol ng aso. Aso? Hindi ng aso. Hindi ng aso. Ng barangay captain. Hello? Dahil sa kakulitan. Noong sila yung mga estudyante pa lamang. Ay nako. Ito ba yun? Buti na nga. O, tinatanong ni Otep, totoo daw ba yun? Totoo ba yun? Kakulitan lang naman yun, anak, hindi yun kalokohan. Ah, okay. Pinagdadaanan talaga yun ng mga normal teenagers. Pero hinahabol ang barangay captain. Hinabol sila kasi, pinsan naman ang nanay namin yun. Basaway kasi, makukulit lang. Basaway. Noo, eto pa, isang cute na trivia. Ang tawag noon kay Harabas, nung maliit pa siya, 4 years old siya, is Flabir. Kung sino ang nakakatanda, yung mga medyo kasing edad ko na, siguradong natatandaan nyo DOH Secretary Juan Flabir. Napaka-cute. Oop, wait lang. Oops, sorry. Sorry. Nasipa ni Otep ang aming camera. Sorry naman. Okay. Si Juan Flabir, that time, 1992 ay naging under ni Fidel V. Ramos, President Fidel V. Ramos. Kinuha niya as Secretary ng Department of Health. Maliit yun! Na sobrang talino at sobrang galing na doktor. Tapos sobrang jolly type siya talaga.
Kaya naging senador pa siya noong 1995, tapos naka-isang term pa siya. Pero noong 1992, 4 years old yun si Harapas, ginagaya niya talaga yun si Juan Flavier. Tapos, si Harapas noon ay kapiranggot din. Mali talaga punggot siya. Tapos ang talitalino. Alam niyo yung talitalino ni Jeff. Talitalino niya. Alam niyo yung mga English-English. Ang dami-dami niyang alam. Ang dami-dami wow. niyang alam. Eh, wala pa kaming masyadong television noon. Wala kaming TV. Pero alam na alam niya yung mga kung ano-anong information. Kaya tinagurian siya ng aming mga tito, mga tita na si Flavier. Dahil ang cute-cute. Tapos matalino talaga. Alam ko, minsan nasabi na rin yun ni Dalaman sa isang video na Flavier ang tawag talaga sa kanya nung araw. Ayan, cute na trivia. Oh, ito pa. Saan ang galing ang alias ni Albert na Mr. Bugs? Ano ibig sabihin ng Mr. Bugs? Dahil ba siya ay ano? Siya ay mahilig magdala ng bag? Tagadala ng bag? May koleksyon ng bag? Ano ba? Doon sa mga hindi nakakaalam or ang alam ko hindi naman yung nasabi sa mga videos nila, ang bugs ay nanggaling sa tadaan! Ano anak? Sa bagoong? Bagoong! Bagoong! Ang Mr. Bugs sa yun ay hindi dahil tagadala siya ng bag. May nabasa ko sa comment na ganon. Mahilig siyang magdala ng bag or collector ng bag. Hindi po siya collector ng bag, kaya siya naging Mr. Bugs. Dahil mahilig siya sa bagoong, mahilig siyang magsausawa ng bagoong. Bagoong po yan, ha? Bagoong. Okay. Ito naman, saan din ang galing ang alias ni Ronel? Si Ronel po ay si Pongloy. Bakit naging Pongloy? Ano na? Dahil sa kanta ni Yoyoy Villame. Alam niyo kung bakit? Dahil sabi ni Dalaman, paborito daw ni Ronel na kantahin yung Chiriri kong bongloy Ambo chikek Ek erek ek Kaya tinawag siyang bongloy. Actually, hindi naman bongloy yung lyrics nun. Parang siongloy. Hindi ko rin masyado kapisado yung kanta na yun. Pero parang siongloy. Ayon. Galing sa kanta? Galing sa kanta yun. Chiriri kong Pongloy. Kaya naging Pongloy siya. Ronel talaga ang pangalan ni Pongloy. Pero cute, di ba? Pongloy. Chiriri kong Pongloy. Ito pa. Isang nakakatuwang trivia. Pero syempre, marami na nakakaalam na to. Magkaklase at magkatropa sa college sina Mr. and Mrs. Harapas. Oy, iba dyan. Kaway-kaway na sa mga classmates nyo. Baka yan ang inyong mga forever. Diba? Ang tagal na nilang magkakilala. Magkatropa pa. Ito pa isa. Doon sa mga hindi nakakaalam at saka mga bagong subscribers, nung unang mga videos nila Harapas, ang Harapas doon nagluluto sa kanilang bahay. Tapos ang taga-tikim niyan ay si Mrs. Harapas. Kasi sila naman talaga nagplano ng Harapas. Sila talaga yung si Mrs. Harapas talaga, siya yung unang taga-tikim. Panoorin niyo yung mga old yung videos. Pinakauna. Mga unang episodes. Andun siya, taga-tikim. Tapos nung una rin, si cameraman at saka si Albert ang unang kasama ni Harapas. Si cameraman, syempre siya yung tagadala ng camera, hindi siya nakita sa camera. Si Albert naman ay masyado pang camera shy that time. Pero sidekick na siya ni Harapas. Kaso ni Jeff, hindi siya masyadong nagpapakita sa camera kasi shy type talaga yan si Albert. Parang ang tagal niyang humugot ng lakas ng loob para magpakita sa camera. Oh, diba? Wow. Okay! Alam niyo ba na meron silang episodes dun sa mga bagong subscribers, yung mga hindi subscriber no nang uumpisa. Meron silang episode. Sa episode 4, may part 1 and part 2 pa na tungkol sa pugad ng ibon. Pugad ng ibon? Oo, di ba? Yung iba, hindi alam yon. Akala ko nun, di ba, catch and cook ang plano-plano talaga namin. Puro ganyan. Mga catch and cook. Akala ko nun, lulutuin din yung ibon. Lulutuin yung ibon, tsaka yung itlog nila. Tsaka ilalaga nila yung itlog. Hi!
Meron talaga yon. Part 1 and 2, that meron yon. Balikan nyo. Ang ibon. Isa pa. Sa episode 7, unang nakita si Dalaman at saka si Tatang. Sobrang shy type pa noon ni Tatang. At alam niyo ba nung si Dalaman? Long hair pa. Wow. Hubad-hubad pa yun. Long hair pa siya. Patali-tali pa siya dito. Aba, tapos na-enjoy naman na may hasa. Lumabas ulit sa susunod-sunod na mga episode. Hanggang sa talagang na-enjoy na talaga nila. Ang vlogging. Naging part na ng buhay nila ang vlogging. Kasi pagkalabas ni Tatang at saka ni Dalaman, wow, ang galing din ang dating ng ano. Ang ganda yung reception ng mga subscribers. Natuwa din sa kanila. Wow. Wow, diba? Wow. Yun yung ano, sa episode 7, yung panghuhuli nilang talangka gamit yung bukaton. Hello, Alex. Meron ding nagtanong kung marunong ba silang lumangoy. Marunong ba silang lumangoy? Ang sagot po ay marunong silang lahat lumangoy. Hindi lang marunong, kundi mahusay. Lalong-lalo na po si Tatang. Dahil si Tatang ay lumaki sa Angat Dam. Diyan siya natutong lumangoy at diyan palagi ang kanyang languyan o paliguan. Yung mga kapatid ko naman, si Harabay naman at saka si Albert, si Mr. Bugs ay, syempre seaman, meron niyang training tungkol sa swimming. Tapos ang swimming nila, isa dagat talaga. Talagang pinatatalon sila sa dagat. Basta magaling silang lumangoy lahat. Tapos mangingisda din naman, talagang sanay na sanay talaga. Malapit kasi kami sa ilog, guys. Talaga, alam niyo naman yan eh. Kaya talagang marunong sila. Malapit sa ilog, malapit sa dagat. Lahat sila, ito pa. Malapit na tayo. Trivia number 19. Lahat sila ay cat lovers. Mahilig sila sa Muning. Katulad namin. Kaya kung makikita nyo doon, tambak-tambak yung mga pusa doon sa mga ano na pa-star-star, pa-extra-extra. Nagpapakita. Mga pusa iyon ni Dalaman at ng mga anak ni Dalaman at saka ni Tatang. Maraming Muning doon. Ayan! Sige. Gumamit tayo ng mga... Standy. Ayan. Sino sa kanila ang... Ano yan, anak? Sige. Sino sa kanilang wala pang naging ex? Yeah! Tuwang-tuwa si Otep dito. Sino pa daw sa kanila yung wala pang naging ex? Sino ba? Sino sa kanila ang wala pang naging ex? O yung no girlfriend since birth? Meron sa kanilang dalawa. Dalawa? Dalawa, okay. Siyempre, tanggalin natin si Tatang. Siyam na nga ang anak, alam mo naman. Oh, pero si Tatang, ano yan? May isa lang niya naging ex. Isa lang. Yun yung kwento niya sa amin. Isa lang. Isa lang. Okay. Siyempre, tanggalin din natin si... Harabas. Si Harabas. Natural. Tanggalin din natin si Dalaman kasi may asawa na yan eh. Parang nahuhulaan nyo na talaga kung sino. Tanggalin din natin si Naldong Puti dahil very much ano naman yan, known to you guys na may girlfriend siya. Apat na lang. Sino kaya? Apat na lang. Sino kaya? Tanggalin din natin sa Harabay. Si Harabay kasi ubis na one eh. Masyadong halata. Oh. Sino sa tatlong mahiyain ang never pang nagkaroon ng girlfriend? Naku, napakaswerte na mga girlfriend. Magiging mga girlfriends na to. Grabe na siya. Sino? Sino ang itatanggalin natin, anak? Si Tito? Alam niya. Si Tito Iping daw natanggalin namin. Siyempre pa! Single. O sige po, bargain na po, bargain sale. Paki-mine na lang po. Paki-mine na po, wala pong balikan. No, ano po ito? No return, no exchange. Binenta. I-live sale natin tong dalawa. Ayan ha, o diba? Napakaswerte naman ang magiging. Swerte talaga na magiging girlfriend ng dalawang to. Parehong napakabait. Magpinsan sila, guys. Si Albert ay pinsan namin sa tatay.
sa side ng tatay niya. Pinsan niya naman si Pongloy sa side ng kanyang nanay. Magpinsan nga talaga kayo? Napakaswerte ng mga batang magiging girlfriend ng dalawang to. Wow! O ano naman yan? Sino naman sa kanila yung... Ano yung basahin mo pa anak yung pangalawa? Kasi kanila ang mga nagtatanong tungkol sa mga ano, ganyan. Mm-hmm. Mga love life nila. Yeah. Si isa kanila ang nakadalawang ex. O sino daw sa kanila yung mga nakadalawang ex? Dalawa yung ex. Dalawa. Hindi na natin patatagalin two, yan. Dos. Tara! Si Naldong Puti ay dalawa ang ex. Wow! O, syempre, alisin na natin si Naldong Putik dito sa panghuli. Anak, sino yan? Sino sa kanila ang pinakamaraming ex? Ayan na ngayon. Ilaglaga na to. Sino daw ang pinakamaraming ex dito sa mga to? Ako, mga boys talaga to. O, sino? Tanggalin natin si Tatang kasi mapapalo tayo ni Nanay dyan. Saka nasabi na natin kanina na isa lang yung ex ni Tatang. Tanggalin din natin ito, si Harabas. Baka mapagalitan tayo ni Mrs. Harabas. At syempre, tanggalin natin itong dalawa kasi... Wala pa sila eh. Alam nga naman. Ahem. Sino kaya? Sino kaya? Sa tatlong ito, ang may pinakamaraming ex. Sino kaya? Oy, pero guys, ha, ganito. Ito, katuwaan lang naman itong ating ginagawang mga trivia. Para lamang ma-enjoy nyo. Kasi marami talagang nagtatanong. Naku! Marami ang nag-PM-PM sa akin. Nag-friend request. Kasi pag nalamang kapatid ka, nagtatanong sa bawat, ano, lalo na dito sa dalawa. Mm. Sa kay Albert. Saka siya, oh, sige na. Kay Dalaman na rin. Marami nagtatanong tungkol sa kanya. Sa kanila. Marami nagtatanong tungkol sa kanila. O, sino ang pinakamarami? Dito sa, ano, sa dalawang to, na hindi pa nagkaroon ng ex. Syempre, wag naman nating i-judge ang pagkatao ng isang tao sa dami o kaunti ng naging ex. Bakit? Eh, meron talagang tao na naghihintay lang ng destiny. Diba? At meron namang mga tao, merong mapababae man o mapalalaki, na ganun sila katapang para maghanap ng forever. Bakit? Saka hindi naman lahat ng maraming ex, di ba, talagang manluloko, mambubola, or ganyan. Aba, eh, syempre naman, eh, kung hindi naman sila compatible, alam nga namang mag-stick ka pa doon, di ba? Kung sila ay naghihintay lamang ng destiny, o naghihintay ng tamang pagkakataon at panahon, eh, syempre, meron naman ding ganun kalakas ang loob na maghanap ng destiny, o maaga nilang nakasalubong. Yung akala nila ay destiny na, yung pala hindi pa. Diba? Oh. Hindi yan ano, kaya anak, yan ang payo ko sa'yo. Okay lang. Pag na-inlove ka, wag lang sobrang bata ha, wag ngayon. Okay. Di pa pwede ngayon, di pa pwede. Bata, okay. Masyado ka pang bata. Siguro mga ano, mga 36? 36? Wait, 36 years old? No. Na-stress siya. Na-stress siya. Kasi meron na siyang crush. Okay! Pero hindi ko i-reveal kung sino ang pinakamaraming ex. PM is the key. Wow! O sige na nga, tanggalin ko na to si Dalaman. Para naman, ano, may bonus din ako kay Ate Clore. Wow! O, mamili kayo, bahala na kayo. PM is the key. Kung sino ang pinakamaraming. Kasi baka naman mayari ako sa kanilang dalawa kung sinong, kung sasabihin ko pa kung sino. Basta. O ayan! Natapos ang aming mga trivia sa Harabas. Sa susunod ulit. Kung gusto nyo, kung may mga katanungan kayo tungkol sa kanila at gusto nyo nang i-reveal kung sino ang pinakamarami at ilan, Wag na. Joke na. Pamagalit. Hindi ako bigyan ng bonus. Bibigyan si Otip ng pamasko eh. Ay, wow. Magalitan tayo. Okay, bye guys.
that's all for today ang tungkol sa ating Harabas na mahal namin. Sasabihin ko sa inyo na kahit ano pa man ang mangyari, kahit gaano pang kalayo ang kanilang marating, ang pamilya ay laging pamilya. Si Tatang ay aming Tatang na Tatang at Lolo ni Otep. At ang mga ito, ay hindi magbabago kailanman na kanyang mga tito at aking mga babies. Kahit yan si Dalawan, baby ko pa din yan. Kasi, ano yan eh, baby face. Pabebe. Ate ako niyan eh. Pabebe. Ano man ang kanilang marating, palagi kaming nasa likod niyan. Parang ganyan lang. Ganyan, lagi kaming nasa likod ng mga yan. Bye guys! Sa susunod ulit! Bye!